Good morning po sa inyo. Have a blessed day po sa inyo at sa mga nanonood. Muli po, Chrysler TV. Bumabati po sa inyo ng magandang araw sa ating lahat. So, ang gagawin po namin ngayon is mag-hostess po kami ng bodega. Kung ang bodega namin ay papasa. Ibig sabihin po ng hostess. Testingin po yung water integrity po nung hatch cover, kung siya ay tight pa sa mga kung tight siya at di po siya papasukin ng tubig po. So ayan, kailangan po nakasara ang bodega, cargo holds. So ang cargo ko po ngayon ay may 7 holds. So kailangan na secure po siya ng cleats. Ayan. At ang air vent is secure po ng mga butterfly nut kasi kasama po ito sa titestingin ng hostess. So ito po ang cargo hold number 6. So makikita nyo po, ito po yung cleats niya. So kailangan po yan nakapit po siya. Tisado, tight, para pag tinesting po siya ng tubig ay ng hostess, watertight po siya. So yun po ang ibig sabihin. Nirahin po siya ng water with pressure about 6 millibars. Kailangan testingin at saka ang ibabaw po ng hatch cover at saka po ang manhole. So ito po ang manhole. Kailangan meron din siyang butterfly nut. Yan po yung butterfly nut, dog nut. So kailangan po siya na tisado bago i-hostess. So lahat po ng cargo hold kailangan i-hostess para sa susunod na loading po namin, pag may laman na po siyang pangarga, pag nakasagupa po namin yung masamang panahon, so watertight po yung aming car hatch cover. Yan po yung hatch cover, no? Yan po yung hatch cover. Yan po yung i-hostess po namin ngayong umaga. So pitong bodega po yan, so kailangan i-hostess. And then pag may na-pound na leak na water, so kailangan i-rectify. And then hostess again. So akit po ako sa ibabaw ng hatch cover. Ito po yung ibabaw ng hatch cover. Hatch cover top. So nakikita nyo po yan, itong awang na yan, dyan din po kami mag-hostess. I-hostess po namin yan. So kailangan tight para hindi po tumapos yung tubig sa ilalim. Kailangan po na lahat ng hatch cover is water tightness. Kailangan mapasa sa hostess. So pupunta po ako ngayon sa cargo hold number 1. Ang cargo hold number 4, meron po siyang tubig
kasi po balas condition kami, so kailangan po may tubig at mayroon pong required drop sa Panama, so dadaan po kami ng Panama kanal, so kailangan hindi po kami light conditions, kaya kailangan po may laman yung cargo door. Support site. So ayan mga YouTubers, ang ganda po ng panahon ngayon dito. So malapit na po kami dumating sa Panama Canal today, tomorrow morning, about 1300 hours local time, alauna ng tanghali po ang dating namin bukas. So ayan mga YouTubers, ito po yung gagamitin namin hose. Kailangan po siyang pressurize. Ayan po. So ito po yung gagamitin namin sa pag testing ng watertight integrity ng hatch cover. YouTubers, nandito na po ako sa pinakataas na platform. Ayan po yung cargo hold, tank top. Mataas po kaya hinihingal ako, no? So ito po yung itetest namin, itong manhole na to. Titingnan namin kung may leaking po siya. So pag may leaking, i-repair po siya. So mag-i-start na po kami. Okay, nandito na ako. I-start nyo na. Yan po yung pressure ng fireline hose test namin. So ayan po, bali nandito po ako ngayon sa loob ng cargo holds. So pababa po ako ngayon ng Australian ladder. So madilim po, no? So ako lang po mag-isa dito. So ito po ang tamang procedure po ng pagte-test ng pressure test sa water tightness po ng hatch cover. So ayan, bali patayin ko muna kasi ano, mataas pa siya. Mahuhulog. So andito na po ako sa pinakababa, sa lower part ng cargo holds. Ayan. Sige lang, dandahan lang, dire-diretso lang, dandahan. Okay.
makikita nyo mga ka-YouTubers, kailangan po siyang i-pressure test or i-hose test para malaman namin kung may tumutulo or may tumatagos na tubig galing sa labas papunta dito sa loob ng bodega. So paikot po siya, no? So galing po siya dyan, and then corner, punta po siya doon, tapos pupunta po siya doon hanggang mag-meet po siya doon sa unang pinag-testingan ng ano, ng pressure test niya. So and then after doon, dito naman po siya sa meeting joint, yung gitna na yan. And then pagkatapos po niyan, yung manhole naman po dun sa may forward part. So yan po yung procedure ng pag hose test, pressure test, para malaman namin kung meron siyang leaking na tumatagos papunta dito sa cargo hold. Okay, kape. So ito po yung loob ng cargo hold. So, kailangan madilim siya. Or patayin mo yung ilaw, makikita mo siya kung merong liwanag. So ibig sabihin, pag may liwanag po siya, it means meron po siyang awang or may sira siyang rubber sa between compression bar, and then magkakaroon po siya ng tubig or leaking papunta dito sa cargo. So kaya napaka-importante kung walang ilaw dito sa loob ng holds pag nag-hostess. So ayan po ang purpose niya. Sa meeting joint ng hatch cover. So ayan, kailangan po namin yung i-repair kasi malakas po yung tumagas na tubig dito sa cargo holds. So napakalaking problema pag meron panganda tapos nabasa. So malaki po ang claim, no? So yan po yung purpose ng aming pag pressure test ng bawat bodega.
Thank you.
So yan mga ka-YouTubers, tapos na po kami sa pressure test or hose test with my boson Axel Pineda and AB Gian Medina from Batang. Shout out sa mga kabatang. Shout out at kay Gian, ay kay OS. Sino to? Shout out na Mio mga pano. Shout out na Mio pamilya. Yan mga guys, mga ka-YouTubers, ako po ay nagpapasalamat sa mga bigating kong mga kasama kasi napakasisipag, napaka cooperative po nila. So tapos na po kami ng business. So ayan po, salamat po sa inyong panonood. Thank you. Ayan, babati daw siya. Yan po yung aking AV. So napakasipag, mabait. Napaka ano, sono rin. So mga ka-YouTubers, darating na po kami bukas sa Panama. And then kasama po to sa preparation namin.
So na-found out po namin na some of my hatch cover are leaking, so we need to repair and to rectify this water leaking from hatch cover. Boss, dan sa